Good afternoon. Jay here from PJTV. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, especially sa mga OFW na kagaya ko. So today, today is Tuesday nga pala. It's Tuesday, kakatapos ko lang mag-lunch. At eto, habang nag-aantay tayo ng trabaho, gagawin natin is i-review natin itong bike na to. Actually, hindi naman ito talaga for review. Gusto ko lang i-share kung ano yung mga bike parts na nakalagay dito sa Niner na hardtail na ito. So, ito nga, actually hindi naman to dinala sa akin para i-review ko. Ang dinala sa akin to para ayusin ko. So anyway guys, ang issue lang pala, i-inform ko lang kayo yung issue. Ang issue lang na yung shifting, hindi siya smooth. So kailangan natin i-tune. At the same time, papalitan lang natin yung shifting cable para mas maganda kasi super sira na yung shifting cable. So yun ang gagawin natin, very very basic lang. So anyway, pag-uusapan lang natin very quick lang. Share ko lang kung ano yung mga parts na nakalagay dito sa bike na to. At the same time, hindi ko pa siya na-try actually. Gusto ko lang i-share kung ano yung mga parts. At the same time, try ko later. Tingnan ko ano yung first impression ko dito sa bike na to. So sana magustuhan nyo, sana may matutunan kayo, sana may take home kayo dito sa video na to. Without any further ado, gagawin na natin is bike check na tayo dito. So 1, 2, 3, let's go baby. Alright, let's start with the frame. Yung frame pala niya guys is eto, it's an alloy material na ang model niya is Niner EMD9, which is, if I'm not mistaken, ang year niya is 2011. At the same time, tapered na yung frame, large yung size, at combination ng gray tsaka white color. Owner pala nito is si Alvin Bahada. Ikita niyo dito sa part of to. Alvin Bahada, member siya ng Trail Buds tsaka TIC Bikers. So itong bike na to is designed for XC types kasi nga yung gulong niya is 29er. At the same time, yung travel lang fork niya is short lang. So anyway, yun lang. Dun sa cockpit tayo, yung cockpit niya is meron siyang, itong part na to, yung cockpit niya is yung grip niya. First is the race face na grip na color black, and then yung handlebar niya, which is ito, makikita niyo mamaya, there's something wrong with this bike kasi nga, handlebar niya is naka-install siya ng reverse way. Di ko alam kung ano yung reason behind, pero malalaman natin pag natanong natin yung user or yung may-ari nito. So anyway, ito na nga, yung cockpit niya is race face, handlebar niya is Trubative na kulay brown. At the same time, yung haba niya is 720mm. Tapos yung stem niya is a race face na 50mm. Yun yung haba niya. Tapos ang clamp size niya is 31.8, if I'm not mistaken. Yung headset niya guys, it's a cane creek. Fork pala niya is RockShox Revelation. Ang travel niya is 130. So guys, natapos na tayo dito sa cockpit, natapos na tayo dito sa headset, natapos na tayo dito sa front part nung bike na to. So proceed na tayo with the wheel set. Yung wheel set na guys, this is an XC bike. So expect mo na pag XC is 29er. And then ang combination ng tire niya is Minion VHF na running on 2.3. Tapos yung sa likod is high roller na 2.3 as well. So yun yung tires niya. Yung wheel set naman niya, hindi ko sure kung ano yung mod brand ng wheel set kasi meron na sticker na NV, which is very popular naman when it comes to wheel set. Pero syempre, mahal, popular, mahal. Syempre, ganun lang naman yung kung sikat, syempre, mahal. So, ganun lang. So, yun nga guys, yung wheel set niya or yung hub niya sa likod is Anansiri Shimano na quick release. Proceed tayo to this part. Itong part na to is, itong saddle niya is WTB na Pure, yung brand. Malambot na siya. Tapos, maganda yung pagkakagawa. Malambot na siya, WTB, yung WTB Pure, yung model. And then yung seat post niya is Fan Harrow. Makikita niyo ito sa part na ito, Fan Harrow. Alloy din. And then yung seat clamp niya, if I'm not mistaken, is 31.8 or 31.6. Next part is yung brake niya. Yung brake niya is Shimano Nan Series na hydraulic brake na, 2 pots, and yung lever niya is 2 finger. And then yung rotor niya is 180 sa harap, sa likod is 160 na Shimano din. So, dito tayo sa part ng group set. Yung group set pala niya guys is configured as 1x10, meaning
1 speed sa harap, sa likod is 10 speed na 46 yung pinakamalaki this part. Ito, yung part na to is 46. If I'm not mistaken, ako rin yung nag-upgrade nito from 9 speed to 10 speed na nakaset. So, if I'm not mistaken, ako yung gumawa. Ginawa ko siya like 2 months ago dito sa bike na to. So, yung RD niya, this part, yung RD niya is XT, Deore XT, Shimano Deore XT. Tapos, yung chain niya is KMC na silver color na pang 10 speed. Dun sa crankset naman niya is, yung crank arm niya is Deore na non-series na crank. And then, meron siyang naka-attach sa kanya is chain ring na 32 teeth na raised face. Tapos yung pedal niya is Welgo na B185 na model. By the way guys, bago makalimutan, yung shifter pala niya sa RD is pareho XT na pang 10 speed. Yun lang bago ko makalimutan. But anyway, na-share ko na lahat ng information na mayroon dito sa bike na to, from the cockpit, wheelset, frame, dun sa seat post, saddle, etc. etc. Guys, kape muna tayo. So guys, welcome back to my channel. Kakatapos ko lang gumawa ng bike. Sabihin ko lang kung mga nagustuhan ko tsaka kung yung hindi ko nagustuhan, kung meron man. So unang-una, yung nagustuhan ko sa bike is hindi siya draggy gamitin. I mean, yung gulong kasi hindi siya masyadong makapal, hindi rin siya masyadong manipis, in between lang. So, yung unang-una kong nagustuhan. Pangalawa kong nagustuhan dito sa bike na to is easy to maintain siya. Kasi nga, isa lang yung fork or yung suspension na kailangan mo i-service. And then, wala siyang mga bearings, wala siyang mga bolts na kailangan i-maintain. Wala rin siyang rear suspension because it's hardtail, it's given. Ang third na nagustuhan ko dun sa bike is yung speed. So it's given, 29er, faster than 27.5. So that would be all for now. Thank you so much for your time. Thank you for your support. Maraming salamat po sa inyo lahat. So guys, before we end this video, I'd like to say hi to my friends over at NCS, my business-minded group, Christian, Jose, JM, Mark, and Ryan, so hi sa inyong lahat mga friend. Solid katropa.